May 27, 2016. Para sa isang mag-asawa, tila isang bangungot ang araw na ito. Ito kasi ang araw kung saan dinukot at nawala ang kanilang 6 na taong gulang na anak sa loob mismo ng kanilang tahanan. Si Chen Songgong ay nakatira kasama ang kanyang asawa at 2 anak sa village ng Batang sa southeastern province, Guangdong sa China. Nang araw na mangyari ang insidenteng iyon, ay napilitang iwan ni Chen ang kanyang 2 anak para pumasok sa kanyang trabaho. Wala pa kasi ang kanyang asawa at parating pa lamang. Ngunit dahil malilate na siya sa kanyang trabaho, ay nagpasya siya na umalis na at parating na din naman ang kanyang asawa. Binili niya sa kanyang panganay na anak na babae ang kapatid nitong maliit na si Chen Yuapo. Iniwan niya ang mga ito na nanonood ng TV sa kanilang sala. Hindi niya akalain na ito na pala ang huling araw na makikita niya ang kanyang bunsong anak. Nang makauwi si Chen, ay bigla siyang kinutuban nang maabutang umiiyak ang kanyang asawa at ang panganay na anak. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig nang malaman niyang nawawala na pala ang kanyang bunsong anak at kinuha pala ito ng hindi kilalang lalaki. Base sa kanyang anak na panganay, may kumatok daw sa kanilang pinto. At nang pagbuksan daw niya ay hindi pamilyar na muka ang tumambad sa kanya at nagulat na lamang daw siya na kunin nito ang bunso niyang kapatid. Dali-daling nagpunta sa presinto ang pamilya ni Chen at nireport ang nangyari. Nagkaroon ng malawakang search and operations para sa paghahanap sa nawawalang si Chen Yuapo. Maraming tawag at natanggap na impormasyon ang mga pulis sa mga hindi kilalang tao kung saan matatagpuan ang nawawalang bata. Ngunit sa lahat ng mga ito ay walang makapagturo ng eksaktong lokasyon ng bata. Ginawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap ang nawawalang bata. Ngunit sa kasamang palad ay hindi sila nagtagumpay. Ilang buwan na ang nakakalipas, ni anino ng bata ay hindi pa din mahanap ng mga pulis. Si Chen, ang kanyang asawa, ay halos hindi na makatulog at makakain sa paghahanap ng kanilang nawawalang anak. Maging sila ay gumagawa na din ng sariling hakbang, ngunit katulad ng mga pulis ay bigong umuwi sila ng kanilang bahay. Labis ang pagsisisi ni Chen nung araw na iyon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang anak. Kung hindi sana niya iniwan ang mga anak, di sana'y hindi ito nakuha at nawawala ngayon. Ang kanyang asawa ay halos hindi naman makakain. Nagkasakit na din ito kaiisip sa kanilang anak. Niwala silang idea kung buhay pa ito o hindi na. February 21, 2017. 9 buwan na ang nakakalipas buhat nang huling mawala ang kanilang anak. Halos mawalan na ng pag-asa ang pamilya ni Chen na mahanap pa ito. Ngunit mabuti talaga ang Panginoon. Dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Nang araw na ito, nagpasya si Chen na maglibang at mag-isip-isip. Naisipan niyang magpunta sa shopping center malapit sa kanilang village. 30 minutes lamang ang layo nito mula sa kanilang bahay. Nang mga oras na iyon, ay naglalakad siya sa mall nang bigla siyang mapahinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sandaling natulala siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paano kasi ay nakita niya ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Patakbong lalapitan na sana niya ito nang mapansin niya na may kasamang 3 tao ito na hindi niya kilala ang mga itsura. 2 lalaki at 1 babae ang kasama ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay na kinakabahan siya. Abot kamay na lamang niya ang kanyang anak. Ngunit hindi pa niya magawa. Kailangan niyang makagawa ng paraan para makuha ang kanyang anak. Naisip niya kung tatawag siya ng mga pulis at hihintayin ang pagdating ng mga ito ay baka makaalis na ang mga ito at hindi na niya muling makita pa. Kaya naman, palihim na sinundan niya ang mga ito at hindi inalis sa kanyang paningin. Nung nakita niyang nalingat ang kasama nitong lalaki at babae, ay dali-dali niyang nilapitan
at kinuha ang kanyang anak. Palihim na lumayo at sa nanginginig na boses ay agad na tumawag sa mga pulis. Napakabilis ng mga pangyayari. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at agad na nakarating sa nasabing mall. Matagumpay na nahuli ang mga salarin at ang isa pa ay nagtangkang tumakas pasakay na sana ng motor nito, ngunit agad din namang nahuli ng mga pulis. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Chen. Niyakap ng mahigpit ang anak at umiiyak na hinalikan ito. Nang makauwi sa bahay ay halos hindi makapaniwala ang kanyang asawa sa nakita. Umiiyak na niyakap ang kanyang anak na mahigpit. 9 buwan din nawalay sa kanila ang batang ito. Mukhang hindi naman pinahirapan ang kanyang anak dahil wala silang makita anumang galos sa katawan nito. Dahil dito, sobra ang kanilang pasasalamat. Napagalaman na ang mga salarin pala ay nangunguha ng mga bata upang ibenta sa mga pamilya na walang kakayanan na magkaanak. Sinabi ng mga salarin na matagal na nilang minamanmanan ang pamilya nila Chen at nang makakuha ng pagkakataon ay dinukot ang bata. Nahatulan ng 6 taong pagkakakulong ang mga salarin bukod pa sa napakalaking multa na ipinataw sa kanila. Kung susuriin, bakit 6 taon lamang ang pagkakakulong nila? Ayon kasi sa batas ng China, ang sinumang mahulihan sa akto na nangunguha at nagbebenta ng bata ay makukulong ng 5 hanggang 10 taon bukod pa sa malaking multa na kailangan nilang bayaran. Ngunit kung ikaw naman ay mahuli na bumibili ng mga binibentang bata o babae ay hahatulan naman ng 3 taong pagkakakulong. At syempre pa, depende pa kung gaano kaseryoso ang pangyayari. Ikaw kaibigan, may ganito ka bang klaseng karanasan? Share mo naman sa amin dyan sa comment section. At dito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At pa-click na rin po yung notification bell para pum-update ka sa mga susunod ko pang i-upload. Yo, once again, this is JMix Official and I will see you on my next video. Goodbye!